Magsisimula na rin po kasi sa susunod na linggo ang campaign period sa barangay elections. Ngayon, marami po kasing nagtatanong sa akin, ayoko man magsabi na, hindi na sana ako mag-announce, pero araw-araw, maya't maya, ito po yung tinatanong sa akin sa kasalukuyan. Ano, sigurado, pati sa mga konsyel natin at sa Vice Mayor, pati Kikong, ito po yung laging tinatanong sa ngayon. Ngayon po, para malinaw na malinaw po tayo, alam nyo, pag nagpapakilala kasi ng pagbabago, minsan kailangan dun ka sa kabilang extreme muna, parang babalansin mo muna. Sa mga mayor o sa ano po, hindi ko naman po sinasabi na masama mag-endorse, hindi ko po sinasabi na masama na may kasama ang mayor na kapitan. Pero sa ngayon po, sa puntong ito, sa kasaysayan natin, sa aking opinion, sa pagpapakilala natin ng pagbabago, mas maganda po na ang mayor hindi muna magdadala ng mga kandidato sa barangay level. Ang mayor hindi po muna mag-i-endorso ng mga kapitan, ng mga kagawad. Kaya ako po binabanggit, muli po, hindi ko sinasabing masama yun. Inasabi ko lang kung saan tayo nang gagaling sa kasaysayan natin sa lungsod ng Pasig. Kung gusto talaga natin magpakilala ng mga pagbabago na binabasag natin yung kultura ng takutan, binabasag natin yung kultura ng patronage politics, kailangan medyo umextreme muna tayo. Sa susunod na mga eleksyon, baka pwedeng medyo gumit na ulit o bumalik na sa mas normal. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa extreme. Kasi may pinapatunay, may pinapakita tayo na dapat walang dikta galing sa taas, dapat malaya ang mga barangay. Yan po yung pinaglalaban natin mula 2019. At matagumpay tayo dyan, kaya hindi natin pwede yan basagin. Bagamat may mga kaibigan tayo, at alam naman ng mga tao kung sino ang mga kaibigan ko, sino yung mga tumulong sa akin, wala nang problema dun. Ano, personal capacity ko, kung kaya kong tumulong, bakit hindi? Pero bilang alkalde, sa ngayon, hindi po pwede. Sa ngayon, ano, hindi po muna pwede. Sana maunawaan po ng lahat. Yung ibang kaibigan, medyo nagtatampo, pero tinatayuan natin to. Hindi naman para sa akin ito, kundi para tuloy-tuloy po yung pagbabago sa ating lungsod. Ano? Kaya, yung mga iba po, ginagamit yung pangalan ko, ginagamit yung, pati yung naging team name nung nakaraan, ang lagi ko naman po sinasabi, malaya nga po tayo. Pati yung pangalan na Giting ng Pasig, di naman ako yung nagmamayari nun. Ang totoo, nakaisip nung yung salitang Giting na part, si Consikin pa nga po yung nakaisip nun. Kaya talagang hindi ko pwede sabihin, ay may trademark ako dyan, huwag niyo gamitin. Hindi nga ako yung nakaisip nung pangalan na yun. So, yan po ano, pero hindi po ibig sabihin porket ginamit yung salitang yon o yung pangalan na yon, hindi po nangangahulugan na endorse po sila o ako yung nagpatakbo doon. Yung mga iba hindi naman kahit nga pasabi, yung iba wala eh, talagang ginamit na lang nila. Hindi ko sinasabi, ano sila. Ang importante, alam natin kung paano tayo pipili ng mga kandidato. Alam ko baka maraming manonood po nito, siguro gagamitin yung clip ng mga iba nating kasama, ng mga ibang kandidato. Yung sinasabi ko lang naman, maging wise tayo sa pagpili ng mga barangay officials natin. Ito po yung sa akin lang. Ito kung paano ako pumipili ng mga binoboto ko. Ano, hindi nyo kailangan gayahin, pero ito po yung sa akin lang. Meron pong iba, obvious naman. Kung may nakikita kayo, dalawang kandidato, yung isa tapat, yung isa magnanakaw, obvious naman siguro yung tapat yung pipiliin natin. Kung may nakikita tayong dalawang kandidato, yung isa matalino, yung isa bobo, siyempre pipiliin natin yung matalino. Kung may dalawang kandidato, may isa masipag, yung isa tamad, sino pipiliin natin? Siyempre yung masipag, yun may mga obvious. Pero may mga pagkakataon, siguro hindi tayo sigurado. Paano tayo mamimili? Sa akin po, kung hindi tayo sigurado, parang sino ba dyan yung mas tapat? Sino ba dyan yung mas magaling? Sino ba dyan yung mas masipag? Hindi tayo sigurado. Kung ako, pipiliin ko na lang. Kung dalawang kandidato, parang similar, o hindi ako sigurado, kung ako, pipiliin ko na lang yung mas bago. Pipiliin ko na lang kung sino yung hindi ko magastos ng malaki. Tandaan po natin, yan ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato. Mula sa taas, hanggang mula sa national hanggang sa barangay level, ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato ay yung gumagastos ng ubod ng laki. Pag nakikita natin namimili ng boto, pag alam natin milyon-milyon ng ginagastos, ibig lang sabihin nun, lalo na pag incumbent,
Ibig lang sabihin nun, yung pinamimigay nila, kung nagpapamudmud yan ng pera pagbago mag-eleksyon, ang ibig lang sabihin nun, pwede palang gamitin yung pera na yun sa mga serbisyo ng pamahalaan, pero kinupit nila para sa eleksyon, meron silang panggastos. Hindi natin alam magkano naiwan sa bulsa nila. Simple lang po, huwag na natin gawing komplikado pa. Yan ang pinakamalaking red flag. Huwag nating kakalimutan yan. Pag malapit na po ang, ngayon po malapit na ang campaign period, papunta sa barangay elections po natin. Munting paalala lang po mula sa akin.